I'm on the record as saying, kapag may nangyari kay VP Sara, suspect si Marbil. Ako malinaw, baka may plano sila laban kay VP Sara at laban sa lahat sa amin na tinanggalan ng security. Kapag may nangyari sa amin, ang unang suspect dyan ay mga nagtanggal ng mga tao na nagbibigay sa amin ng seguridad. Sa kabila ng mga banta at kontrobersya, ang mga unang pinaghihinalaan kapag may nangyaring masama kay Vice Presidente Sara Duterte ayon kay Attorney Harry Roque ay ang mga tao na may mga nakaraang hindi pagkakaintindihan sa kanya o sa kanyang pamilya, kasama na ang mga kalaban nito sa politika. Ayon pa sa kanya, ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng pangangailangan para sa masusing imbestigasyon at pagiging maingat sa pamamahagi ng mga impormasyon upang hindi makadagdag sa tensyon at hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging transparent sa proseso ng imbestigasyon ay mahalaga umano upang mapanatili ang tiwala ng publiko at matiyak ang katarungan sa lahat ng aspeto. Narito't ating antabayanan ang buong pangyayari sa susunod na video. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para sa mga may init at updated na mga balita. Ah, ito ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Nako! Painit ng painit! Yan ang sinasabi ko nga sa inyo eh. Pag si Vice Presidente ang bibira, magsiiyakan kayo. Hala sa inyo, Donski. Siyara dyan sa Digos, Davao del Sur. Uy, lagi po kaming napadaan dyan sa Digos, no? Ayan ho, pagkatapos po bumanat ni Vice President Inday Sara Duterte kay General Marvel kanina. Aba! Biglang natahimik si General Marvel. Hinabol ng mga yadba media. Nakakalungkot. Kumakaribas ng takbo. Yan ang sabi ko sa inyo eh. Wala as in eh. Talagang iniwasan niya yung mga yadba media kanina. Kasi nag-attend yan sa hearing eh, sa Kongreso. Hearing din sa Kongreso, demolition job against kay Tatay Digong. Puta, nakikita si Di Saba doon. Gago eh. Wala ho. Parang basang sisiw itong si General Marvel, oh. Tinanong patungkol sa banat ni Vice President Inday Sara. Wala. Tostado kasi. Baka siguro pag sumagot pa siya, birahin talaga siya ng birahin ni Inday. Di man yan takot si Inday Sara eh. Hello patulpok. Oh, ito yung mas maganda. Bardagulang! Attorney Harry Roque ho ay umattend kanina sa hearing patungkol po. Hearing na naman ni Hontiviros. Hontivirus animal. Oh. Hello Esther M. Aquinon. Magandang gabi ho sa inyo. Kanina akala ko sasabog si Attorney Harry Roque, may pasabog. Hindi ata natuloy. Pero napalaban si Attorney Harry Roque, bardagulan to the max. Hello, Mia Narua. Hindi nagpapatalo si Attorney Harry Roque sa planong panggigisa sa kanya ni Hontivirus at nabaliktad. Nabaliktad ang kwento at sila po ang nagisa ni Attorney Harry Roque. Ay, Ma'am Mr. E. Makinon, maraming salamat to sa inyong pakulay. Huwag kasi magmistulang pagaling-galing. Ay, magaling na abogado si Attorney Harry Roque. Anong mangyayari sa inyo pag ikaw magtatanong ka kay Attorney Harry Roque, wala kang alam sa batas? Huwag magaling-galingan kasi si Attorney Harry Roque, nag-aral man yan, abogado man yan. Hello po, naiseryo si Mature Corazon Austero. Wala guys, lumaban, kamuntika na po.
Masight in contempt si Attorney Harry Roque kanina. Walang kwenta mga senador. Hello, Jovi 189. Magandang gabi sa inyo. Salamat sa pakulay. Hala. Sorry ha, ako sa totoo lang, ang pinaka walang kwentang senado ho, sa kasaysayan po, ay itong senado ngayon under Marcos admin. Wala tayong magawa, yun ang pagtingin namin sa inyo. Mga basura kayo dyan sa senado. Wala po kayong ginagawa para sa kabutihan ng taong bayan. Ang ginagawa nyo dyan, pang personal interest. Ito na po yung pinakawalang kwentang mga senador sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Sigurado po ako, marami pong sasang-ayon sa akin. Alam mo, nakakabwesit na itong senado eh. Wala na po kayong magandang ginagawa dyan sa senado, pang personal interest na lang po ni Kukak Animal kayo. My God! O ngayon, anong nangyari sa inyo? Kayo ang nag-isa ng isang batikan na abogado at takutin pa ninyo ng ipakontempt? Ayan ho tayo, ito yung hindi maganda sa senado under Ngagba admin. Dahil pag sumagot yung resource person at may punto yung resource person at pagtingin nila na nagmistula silang mga tanga sa sagot ng resource person, pinapara nila at tinatakot ng ipakontempt. Ayan yung ano nila eh. Ayan yung palabigasan nila, panlaban nila. Yan ang panakot sa mga resource person. Ipapakontempt kita, Nimal. Dami nang nabiktima ngayon under Ngagba admin. Pero wala naman noon silang, hindi naman sila umubra kay Attorney Harry Roque. Siyempre, pag-usapan din po natin itong tungkol ngayon na umuugong na balita dyan sa Davao. Actually, na-content ko po ito eh. Kanina, bihira o, may mga FBI na daw dyan sa Davao. Meron ba? Kamusta mga taga Davao? At balak na umanong damputin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gaano ba ho ito katotoo? Kamusta kayo dyan, mga nasa Davao City? Top lock guys. Umpisa na agad natin itong galit ni ano ni Attorney Harry Roque. Mas maganda bago tong pagtakbo si ano dito eh, si Marvel. Parang nagmistulang, alam mo yung ano, Mr. Bean. Yung Mr. Bean na cartons. Pareho yung kanyang body language ni ano ni General Marvel kanina, parang yung cartoons na Mr. Bean. Alam mo yung Mr. Bean na cartoons na kumakagat labi. Kuhang-kuha niya. Top lock nga guys, Animal. Baka makontempt tayo ha. Okay. Eto, umpisan muna natin. Teaser muna tayo. Huwag muna tayong medyo mainit. Ito. Napabalita nga ho kagabi mga kabisda patungkol po dito kay Attorney Harry Roque. Na umano'y nireed ang kanyang tahanan. Pero ho, ito po yun ho, nang walang search warrant. Ayan po. Sa Pinewood Golf Dow Country Club sa Tuba Binggit, sinalakay ng mga otoridad. Yung bahay daw ni Attorney Harry Roque, hindi man pala bahay yan, Animal, upahan, paupahan. Misleading bala yung, misleading talaga yung mga mainstream media at ang sabi diyan, dalawang Chinese national na datnan sa operasyon. Dalawang Chinese national, nakakabuba ang gobyernong ito, no? Pati kayo, gusto ninyong gawin kayong tanga. Ano ninyo? Gusto nilang gawin kayong tanga at maniwala kayo sa kanila. Kasi hindi man Chinese eh. Yung isa Chinese pero yung misleading na balita, dalawang Chinese national. Mamaya ho. Oh, ito. Okay, ito mo. Teaser muna guys. Sunod natin yung bardagulan. Pakinggan po natin
kung gaano kagaling si Attorney Harry Roque patungkol. Animal, yung nagtanong naman, convicted naman eh. Nakakabuisit na. Wala na kwintang Pilipinas. Promise. Napaka-toxic ng Pilipinas under ngagbadmin. Tingnan mo naman yung nagtatanong, dalawa. Yung nakaputi, si Junggoy. Ah, convicted man yan. Tama? Yung isa naman, yung Hunti Virus. Apple Health Queen man yan. Sabi ni Godfrey, credible yarn. Ay, Diyos ko, mga credible ba itong mga to? Ito lang nakakalungkot, dapat wag na kayong magtanong dyan. Nasisira yung institusyon ninyo eh. Dapat nga to eh, tinanggal na pagka-senator nito si Junggoy. Bakit ba nandyan yan, Yor? May position ba? Pro tempore ba to? Kasi na, Senate pro tempore? Animal! Gagi na oh. Convicted. Nagtanong, yung tinanong, abogado, only in the Philippines. O ito, hinggan nyo ho. Ang may-ari daw ng bahay, si Secretary Roque. Secretary Roque, if I may, sa inyo ba yung bahay na yun? Well, una po, magandang umaga po kay Senate President Pro Tempore, kay Madam Chairperson, Senator Ontiveros, and kay Senator Gatchalian, at sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero, wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po'y pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siyang siya po ay pumirma sa contract of lease ay rinequire siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So, ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wan Yun. Mm-hmm. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, eh ako po talaga nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Correct! Gaya ng nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney si Roque, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Okay. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp na may... Hi! Kawalang kwentang hearing animal na... Alam mo, Unti Byros, hayaan mo sana magsalita. Pakinggan mo mo sana eh. Ang problema kasi kayo siga dyan eh. Siyempre konektado yun sa nangyayari. Siyempre didipinsa si Attorney Harry Roque. Diba, Disnats, magandang gabi ho sa inyo. Didipinsa siya kasi yun naman ang dahilan kung bakit siya pinatawag ninyo. Nasagot naman niya na ho na hindi naman bahay kasi ang sabi man niya ng tanong man na yan eh, convicted na Junggoy. Kukontempt ninyo ako, totoo naman convicted eh. Tanong man ni convicted Junggoy na totoo bahay mo ba? Sinagot man ni Attorney Harry Roque, hindi ko yan bahay, korporasyon po yan. Hindi po ako ang may control yan. Siyempre ako, pagkakataon ko na, kung ako resource person, sabihin na, tangin na, naninira lang ho sa akin yan eh. Gusto niya lang akong ipilit sa ano, na i-connect doon sa pogo. Mantakin mo, may conclusion agad sila. Hello po, Ma'am Felice Neil. Na umano, ito ay mga may-ari ng pogo. Matindi. Wala pang investigasyon, may paghuhusga na. Ito yung gobyerno ngayon. Huhusgahan ka na kaagad, wala pang investigasyon. Eta trial by publicity ka na. Mantakin mo, kawawa naman yung mga foreigner na yan. Nahusgahan mo, hinusgahan mo para ikukunik mo kay Attorney Harry Roque sa inyong subject na sirain ninyo. Wala nang investiga-investiga. Tinitira na agad ngayon. Kung magsagot, sumagot ka ng maayos dyan, paparahin ka. Ano bang nangyayari sa mga tambalustos na ito? Matuloy, oh.
may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So, let's please focus. Okay. So, meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Mm-hmm. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ine-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this honorable body, which means na ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Mm-hmm. Ang gusto ko nga po malaman, eh kung nakita nila dun sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa Banban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of my, or of the lessee, no? Mm-hmm. Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one yun, and alam nyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung lessee will only use the premises for residential purposes. Mm. Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagre-reklamo sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo at 70 people at the time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang tatlong tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa Banban at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lessee, but gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan at nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya, sabi niya, he is a digital nomad, no? Cryptocurrency, no? So, nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa Banban. Dahil kung hindi naman po, eh talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, no? Na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Mm-hmm. So, maliwanag, mga kabisdak, itong nirid na bahay ay, ano yan, paupahan, no? Paupahan ho yan. Hello po, Ma'am Chisica Ober, magandang gabi ho sa inyo. Mali po itong balitang ito po, misleading talaga itong mga Yadba Media. Ano mo? Bahay daw ni Atty. Harry Roque. Dalawang Chinese pa nilagay nila dyan. Walang kwenta na. Walang kwenta na ang ano, ang mga media. Journalism sa ating bansa, mga basura. Dalawang Chinese national daw po. Ito guys ha. Ayan oh. Sige nga. Paano nyo masabi, mga Yadba Media, na kayo po'y credible sa inyong mga balita? Sinabi nyo bahay, sinabi ni Atty. Harry Roque, hindi niya bahay yan. Hindi niya kontrolado yan. Paupahan yan. O dun pa lang kayo, tablado kayo dyan. Sino ba nagutos yan sa inyo? Gumawa kayo ng misleading na balita, hindi na kayo kapanipaniwala, animal? Hello, Ma'am Emelita Bryant. Maraming salamat po sa inyong pakulay. Sana ho, ayusin nyo naman yung pamamalita ninyo. Kawawa naman ang taong bayan, niluluko ninyo. Buti na lang, may mga political vlogger ngayon, niriribet kayo, mga hugag kayo. Kawawa kayong mga, ano, mga journalist. Nagmistula kayong mga bubo na. Dahil sa pira, nakakabubo yung pira ho. Mawa kayo sa inyong profesyon. Sasabihin ninyo, Chinese national, di naman Chinese national eh. Yung isa lang. Eh, yung lalaki, Cambodian. Ay, iba na pala ngayon ang Cambodian. Chinese na pala. Gagi naman, my God. Nabubo na. Hello, Cindy Santi. Salamat po sa inyong pakulay. Alam niyo po, mga kababayan ko, kung maniniwala po tayo dito sa mga Yadba Media, mabubo tayong lahat. Buti na lang, may social media na. May Google na. Eh, kung television lang ho ito, ang balita, walang social media, mukhang mapaniwala tayong lahat sa pautot ng mga Yadba Media ni Kukak. Hindi naman mga Chinese pala yan lahat. Ang Chinese yung babae. Oh, tapos yung lalaki, Cambodian pala. My God.
gusto lang nila i-connect sa pugo-pugo, no? So anyway, at least malinaw ho sa inyo. Ngayon, hito kayo ngayon. Ito yung maganda, guys, Bardagulan. Gusto ko yung banat ni Attorney Harry Roque dito. Kasi unang-una, at least meron isang tao, no, na hindi natatakot kay Hunti Bayros. Sumagot ho talaga si Attorney Harry Roque. Eh siyempre, alam mo naman ang panakot, no? Ang panakot ng mga hugag ay contempt. Kaya nga ho, sana kayong mga senador, nakakahiya na ho kayo sa mga may hirap sa bayan. Magkano ang tanong namin dito? Magkano ang gastos ninyo bawat hearing? Hindi pala ninyo, ni Mal? Magkano ang gastos ng taong bayan sa bawat hearing ninyo? Kasi taong bayan po ang nagbabayad yan, hindi kayo. Pagkatapos ng hearing ninyo, meron bang mapala ang taong bayan dyan? Magmura na ba ang presyo ng bigas? Maging 20 pesos na ba ang kilo? Ganang pangako ni Ngagba? Kung magiging 20 pesos ang kilo ng bugas bawat hearing ninyo at yayaman ang maraming Pilipino, animal, mag-hearing kayo hanggat gusto nyo. Diba ho? Pero kung hindi magmura ang bigas at gutom pa rin ang inabot ng sambayan ng Pilipino, magsiresign kayo sa pagiging senador ninyo. Kasi hindi naman kayo mga investigador, legislatura kayo. Magpasa kayo ng mga panukala para pakinabangan ng maraming Pilipino. Ay putang ginagawa ninyo, sarili lang ninyo ginagago dyan eh. Alro Alarde, maraming salamat sa pakulay. Diba ho? Sarili ninyo, tinatanga-tanga ninyo dyan. Anong batas iyang ipapatupad ninyo dyan? Anong batas ang pag-uusapan ninyo sa mga hearing ninyo? Alam nyo ho ba ang ginawa ninyo dyan sa Senado? Niluko nyo kami. Niluko nyo yung taong bayan. Kasi walang mapapala ang taong bayan dyan sa hearing-hearing ninyo, kundi publicity lang kasi gusto nyong tumakbo sa pinakamataas na posisyon. O sige nga, pagkatapos ng hearing, magmurang bigas. Magmurang bilihin ng mga pagkain. Mumura ang nimal na kuryente, tubig. O kami magmura sa inyo. Bakit ayaw nyo pagtuunan ng pansin yung pangangailangan ng bawat Pilipino? Magpasa kayo ng panukala na magiging 20 pesos ang kilo ng bugas gaya ng pinangako ni Ngagba. Kasi kung wala kayong mga panukala, pang personal interest, Diyos ko, animal, i-abolish na nga yung Senado. Ah, ito! Pakinggan natin yung matapang na Attorney Harry Roque, kamuntika na makontempt sa Bardagulan ito. Sabi po nyo, you did not authorize the use of your name in the organizational chart. That was submitted as an official attachment by Lucky South 99, Tupag Corp. Totoo. So, kasalanan po yan ni Cassie Linong, tama ba? Hindi po. Kasalanan po yan ang kung sinong gumawa. Dahil wala gumawa naman pong establishment. Gumawa po niyan, Lucky South. Yes. Dahil sila po nag-a-apply. Na si Cassie Linong ang isang ano doon. Wala po pa tayong ebidensya na nagpapakita kung sino nag-submit talaga ng mga dokumento, but PAGCOR can confirm kung sino talaga nag-submit ng mga dokumentong yan. Okay, we will ask PAGCOR that again later. We asked them before. Basta ang malinaw po sa komite ay yung organizational chart na yan na may drawing, may box, na legal, na nandun yung pangalan nyo, was one of the official attachments sa submissions ng Lucky South 99 sa PAGCOR. And sabi nyo nga, yung obligasyon ng Pogo na Lucky Star sa PAGCOR ang pinag-uusapan ninyo sa PAGCOR. So, due diligence, bilang abogado dun sa mga diskusyong iyon, alam nyo kung ano yung mga dokumentong sinumite, alam nyo yung mga official
attachments na nakalagay doon. Did you confront Cassie Lin Ong about this? Or kinasuhan nyo ba siya na kung bakit nandun yung pangalan nyo sa organizational chart? Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, hindi you naman already ako nagagalit. Sinasabi ko lang wag niyong gawin yun. Pero ngayon po, sinabi nyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga pong sinasabi ko. As far as I know, attorney, please stop using that offensive verb insinuating. Alal! Offensive word daw. Anong offensive word na yun? Ma'am, hindi mo lang siguro naintindihan yung legal terms. Huwag kasi magtanong sa abogado. Meron bang offensive words doon? Gago talaga naman. Matuplog nga ba? Sa'yo na, marireport tayo ah. Anong offensive word na do na yon na sinabi ni Atty. Harry Roque na nagpaliwanag lang naman siya sa organizational chart na kini-question mo, ma'am. Sa'yo na, ma'am, wag kang panganganga nga, baka may dumaan na langaw, ha? Na-offense? Na-offense kasi, punta ka din, insinuating word. Offensive. Ma'am, di ma'am basketball yan. Tayo, animal, oh. Gurgur. Tiga lang. Ang aga naman ng gurguran. Duplok nga, guys. Ang aga ng gurguran, ha. Alam mo ano, Senator Reza Ontiveros, no? Hindi man ako ano, hindi man ako senador. Hindi rin ako mambabatas, hindi rin ako abogado. Naintindihan ko po si Attorney Harry Roque. Alam mo ang problema mo lang dito, Senator Ontiveros. Huwag na nga natin tawaging senador yan, lang na wala namang kwenta. Alam mo, madam, ang problema mo yan, iyong organizational chart. No? Alam nyo ho ba, madam, madali lang solusyonan yan. Punta ka na lang po sa Security Exchange Commission, sa SEC. Tama ba? Punta ka sa SEC, itrace mo doon kung ano po yung organizational chart na sinumite ng naturang kumpanya. Doon malalaman mo na agad kung sino yung mga presidente, executive, board of directors. Nasa SEC kasi yan nakalagay. Basta yung updated na Security Exchange Commission. Kasi kung ang purpose mo lang naman yung katotohanan, bakit tinatanong mo pa yan? Isinabi nga ni Atty. Harry Roque, hindi na nga siya connected dyan. Piki po yan. Pinipilit mo yung mali. Gusto mo i-inject sa maraming tao, sa maraming mga Pilipino na nanonood na konektado si Atty. Harry Roque. Eh, hindi nga konektado. Nandyan na nga yung tinatanong mo, ayaw mo maniwala. Pagtanungin ka ng maayos, insulting na agad. offensive agad. Diyos ko. Mary, sika, abogado yung tinanong mo, kaya dandahan. I am a very plain speaker. Okay, it's all right. Pwede okay. Nyo lang sabihin mali yung fact na mali sinasay, po. Tinatanggi nyo yung sinabi ng ibang resource person. Apat na taon na po itong investigasyon. Halos apat na taon, wala namang nangyari-yari. Alam mo kung ako dyan inimbita, sasabihin ko talaga, mali ka! Kontip niyo ako. Aminin nyo kasi pag mali kayo. Wag po kayong magmistulang, mas magaling pa kayo sa resource person. Wala. May mga matatalinong resource person talaga. Eh kung kayo, kung wala kayong alam sa batas, magmistulang ugag talaga kayo dyan. O ito, tuloy o. Plus wala na pong nag-i-insinuate kasi dire-diretso na pong mag-usap. Okay, so please tell the committee, kinonfront nyo ba si... Ano? Diretso-diretso mag-usap? Ibig sabihin pala nito, madam, kung merong hindi gusto yung resource person,
Hindi magustuhan ni Attorney Harry Roque. Hayaan nalang Attorney Harry Roque. Animal, magsalita ka yan para matapos tayo. Hala. Hayaan nalang ba kayo? Demolition job against Attorney Harry Roque. Oo na lang si Attorney Roque. Okay na lang. Okay na lang. So, tuloy-tuloy. Gagi. Kaya pala, tama yung ginawa ni Pastor Kibuloy. Hindi pumunta dyan. Kasi kayo yung tama. Paano na yun? Paano nangyayari? Kasi Linong, or kinasuan nyo ba siya? Bakit nandyan yung pangalan nyo sa organization? Well, unang-una po, nalaman ko lang na nandun ang aking pangalan nung nag-hearing po last time dito na sinabi ni Chairman Altenco. Pero bilang abogado and naging professor ng constitutional law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in a supplementary character. I don't need to argue with you about that, Attorney. But you don't need to, excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate. Ay! Ma'am, pasensya kasi abogado man yung ano, kausap mo. Nasangyawan, animal. Ma'am, makinig ka. Aminin mo sa taong bayan na wala kang alam sa batas. Hindi ka naman abogado eh. Wala ka naman, hindi ka naman nag-aral ng abogasiya. Huwag kang magbalat kayo na magbisulam. Ay, alam kayo sa batas. Wala talaga kayong alam sa batas. Yung kinausap nyo, may alam sa batas. Natural. Sasagutin ka patungkol sa batas. Bakit mo pinapara? Sabi ni Bidjor, akala niya si Alice Goo pa rin kausap niya. Alan! Akala nyo, ha? Akala nyo yung kausap nyo si Alice Goo tahimik. Nagkamali kayo. Attorney po yan, Attorney Harry Roque, international lawyer, laban sa da aktivista. Tingnan mo si ano, si Junggoy, tahimik man si Junggoy dyan. Wala, wala mang alam sa bata si Junggoy. Chairperson ka, chairperson ka. Tanggapin mo kasi. Alam mo, mama, maganda man sana pagtanggapin ninyo yung mga sinasabi ni Attorney Harry Roque, baka para may may matutunan. Para may matutunan kayo. Huwag niyo ipagmumukha sa maraming Pilipino na may alam kayo sa batas. Alam namin po, wala kayong alam sa batas. Di ba? Ay, simpre! Ang may alam sa batas, yung abogado, international lawyer, spokesperson ni Tatay Digong, aminin niyo yan. Mahirap ba tanggapin? Sabi ni Ginny J, walang alam yan ba sa bistak? Walang ang alam, di ba? Sabi ko. Si Robes, na nahimik si Unggoy? Mama, nahimik ka. Wala ka mang alam sa batas. Convicted ka nga eh. Sabi ni Tess Bistak, gusto kasi nila. Sila ang laging tama. Wala namang panama. Paano yan? Walang panama kay Attorney Harry Roque. Di mo man madaya yan. Kung ako kausap mo dyan, baka magmisto lang tama ka. Pero yung profesor ng UP, nagturo sa Siliman University. Profesor ng UP ba to si Attorney Harry Roque? Nagturo sa Siliman University, spokesperson, abogadong batikan, international lawyer. Mistula ka talagang ugag dyan. Lo. Kaya nga ako guys, kung ganyan, maka-encounter ako ng matalino, hindi talaga ako magtalitalinuhan. Tatahimik na lang ako. Yes sir na lang ako dyan. Yes sir. Kasi, kunyari ako, may kausap ako. Eh alam ko mang abogado yung kausap ko. Eh bakit ako magdaldal dyan? Bakit ako magmagaling? Baka pagsalita ko, mamali pa ako nang sasabihin. Putangina, magiging ubo-ubo ba ako dyan? Nahimik na lang ako, di na lang ako magaling-galingan kasi pagaya ganyan. Sinupla ka ni Attorney Harry Roque. O anong masasabi mo dyan? Wala kang masasabi kasi wala kang mang alam sa batas. Magmangmangan. Sabihin nyo wala kang alam sa batas. Sige Attorney Harry Roque, pagpatuloy mo para matuto kami dito sa Senado kasi karamihan naman dyan sa Senado. Di, wala naman kayong alam sa batas. Huwag tayo maglukuhan. Kayong mga senador, iilan lang naman yung mga abogado dyan. Minsan yung ibang abogado dyan, hindi pa ginagamit yung pagiging abogado. Sunod-sunuran lang sa agos ng
tubig. Kung anong sinasabi ni Ngagba, sumusunod. Gamitin yung pagiging abogado nyo. Sayang yung pinag-aralan ninyo dyan. Sabi ni Russell Andaya, kaya nga contempt na lang laban nila. Contempt na lang laban nila kasi wala man nilang alam sa batas ang mga animal. Kaya bawal pala abogado dyan. Kasi pag binanatan mo ng batas, naalala ko si ano, si Attorney Mark Tolentino saka si Attorney Suplico nung hearing sa SM Inay. Wala, as in, ginagawang ubog sa kongreso eh. Ayaw mong pagsalitain ng patungkol sa batas kasi walang alam sa batas yung mga nagtatanong. Meron pa isa nagtatanong dyan, convicted pa, nagago na talaga. Anong panama ninyo sa abogado? Aloyo. Well, I'm just citing. Please just po. Answer our question. Mm. My answer po is that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, pag as I said yan, earlier, excuse me. No. Ay, antivirus! Sabihin mo na lang, ma'am! Ma'am, may I go out? Wala na, batas. Wala na! Batas ang pinag-uusapan. Tamang proseso. Wala na, excuse me. Dapat sinasabi mo na lang, decision is end. Tapusin mo sana yung decision, ma'am, yung hearing. No, hearing na sa... Hearing! Ano na tayo? Tapos na! Okay, hindi mo itatapos, call a friend! Tama, tinawag mo sana dyan yung abogado. Tinawag mo sana si Boy Baso. Alam mo si Boy Baso? Tinawag mo sana yan, madam, si Boy Baso. Kasi si Boy Baso, ano man yan, abogado man si Boy Baso. Call a friend sana! Boy Baso, tulong, bakit? Tindi, puro batas. Adjourn na sana yan, adjourn! Alam, mahirap kasi guys. Witter sa Senado daw. Boy Baso na lang para madali. Boy Baso. Alam mo guys yung ganyan. Pag ako nyan, i-contempt ko agad yan. Attorney Harry Roque, pag ako ginaganyan mo, i-contempt agad kita, wala man akong alam sa sinasabi mo. Kaya may pumiyog dyan isa eh. Hindi alam yung sinasabi ni Attorney Harry Roque, kaya sabi niya, contempt na lang kita. Contempt nyo na lang. Tingnan mo, ikukontempt yan, di na nila alam. Oh. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me. Okay. I'm sorry, madam, but yes, I am a... Excuse me! Walang kwintang hearing, oh. Abogado matindi yung resource person, yung nagtatanong. Ang alam lang, panay rally sa kalsada. Yung katabi, convicted. Dapat kayo kasi, naglagay kayo dyan ng isang miyembro ng committee ninyo, Hontivirus, ng abogado. Ganun lang ang payo ko. Kasi nga ho, kung wala ka man alam sa batas, ialam mo na yung iimbitahan mo ay batikang abogado, ano ba naman yung paghandaan ninyo, yung taong iyan, para hindi kayo magmistulang mga espasol dyan. Gisado kayo dyan. Nagisa kayo ni Attorney Harry Roque. Naglagay ka ng abogado. Nag-imbita ka ng abogadong senador. Oh, si Boy Baso. Hiniram mo sana si Boy Baso. Sabihin mo sana, Boy Baso. Tumano na tayo, Boy Baso. Kasi matindi yung resource person, abogado. Huwag magmagaling. Talaga namang durog kayo dyan ni Attorney Harry Roque. Wala kayong magagawa. Resource person invited. Yes, you are. Wait. Let me finish. To answer. Yes, you already answered in excess. Kapag gusto niyo akong tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, Banat Attorney Harry Roque!
Iyak na si Ndibayeras. Palpak na naman ang sugo ni Kukak. Pag sabihin mo na, tatanungin, magsabi ng totoo. Pag nagsasabi ako ng totoo, hindi mo maintindihan eh. Sabi ni Charwin, kung si Chis Escudero, match talaga sila ni Atty. Harry Roque. Siguro medyo okay yon kasi magaling din naman si Boy Baso sa batas. Pero ito kasi wala man alam niyan, si Antivirus. Paano pa pag si Tatay Digong inimbita mo dyan? Iyak ka dyan. Ataloy! Definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect... Ito na! Ito na panlaban nila, oh! Iyak! Ito panlaban nila! Nag-cool up rent na. Siguro, kinalabit na ni ano, ni Antivirus si ano, si Gatchalian. Tulungan mo naman ako. Bago. Hindi ko na alam sinasabi ni Atty. Harry Roque. Iwan ko ba? ito pinagsalita niya. Ah. Chairperson. Aha. I'm very respectful, Madam Chair. Anong respectful yung nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, Senator Gatchalian. One more, I will cite you in contempt. Alan! Sir, alam ka naman sir, hindi siya sagot, sir. Tinatanong. Oh, yung katabi mo, sir, pagsabihan mo, wala siyang alam sa batas. Ayan tayo eh. Cite in contempt agad. Yan ang uso ninyo. Hi, Kukak, yung mga bataan nyo, walang kwenta. Sabihin mo, Kukak, ano, mag-aral ng batas. O di, kundi naman talaga na mag-aral ng batas, kumuha nga ng abogado. Eh, di sana nagiging abogado. Tinawag ni si Kukak. Si Kukak na lang abogado ninyo. Kasi abogado man si, abogada man si Kukak, di ba? Oh. Di ko yung tatakutin mo ng ano, contempt. O anong basihan mo sa i-contempt? Kasalanan ba ng isang abogado na mas may alam siya sa batas kumpara sa chairman ninyo na komite? Sige nga. Kami nagtatanong, kasalanan ba ni Atty. Harry Roque na ganyan siya katalino at ganyan yung pag-iisip niya at mas malawak ang kaalaman ni Atty. Harry Roque pag ang pinag-uusapan ay batas kumpara dyan kay Hunti Virus? Sige nga. Ay, ganun pala. Pag ikaw, mas magaling ka pa sa chairman, sa senador, na magtatanong, ikukontem ka. Di ba mo po pwedeng hayaan yung magsalita? Yung profesor na yan, international lawyer, spokesperson ni Tatay Digong, nang may matutunan yung mga viewers. Libre aral na hoy, animal! Libre turo na ito. Siguro yung mga law student ni ano ni Attorney Harry Roque palakpakan diyan. No? Siguro yung nanonood siguro, yay! Professor! Ang galing siguro niya, no? Tuwa siguro nila. Professor Roque, yay! Palakpakan siguro nila. No? Proud na proud siguro ang mga estudyante ni Attorney Harry Roque yan. Nakipagbardagulan eh. Hindi umubra yung dalawang senador. Wala, contempt ang alam. Kung walang contempt, iyak kayo dyan. Ayan, ang call up rin. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Kung naman sabayan siya, nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Ay! Sagutan yun! Sagutan nga eh! Palitan ng tanong, palitan ng sagot. Tanong si Antivirus, sumagot si Attorney Harry Roque, sumagot din si Antivirus, sumagot si Attorney Harry Roque. Ano yun? Kayo lang pwede magsalita dyan? Hala! Ang galing man! Hayaan nyo magsagutan kasi para malaman ng taong bayan, sinong tanga? Sabi ninyo, irespeto nyo naman. Alam nyo, sir, sorry sir ha. Yung ginagawa ninyo ngayon sa Senado, hindi po kayo karespeto-respeto. Dapat kayo, hindi kayo nire-respeto eh.
Bakit ba yung mga hearing ninyo dyan? May pakinabang ba kami? Wala! Ang may pakinabang yan, yung mga puon ninyo, yung nag-utos sa inyo. Sabi ko nga eh, pagkatapos ng hearing dyan, gastos ng taong bayan eh, di naman magmura ang presyo ng bigas, presyo ng bilihin. Kung yung hearing ninyo dyan is patungkol sa PIDEA leaks, patungkol sa pulburon video, na si Dayunior, kamukha niyang video na yan, nagpupulburon. Oh, may interest ang maraming Pilipino dyan. Mas maganda, mas excitement, pag yung hearing ninyo ay patungkol sa pulburon video na kumakalat ngayon sa buong mundo, pinabura na nga ninyo yung trending. Pero ito, wala kaming pakialam dyan. Ang pakialam namin, yung nakaupo ngayon sa Republika ng Pilipinas na leader, kung nagbaba. Nag-enjoy kami sa inyo. Kahit magdamag kayo mag-hearing patungkol sa pulburon video 24/7, hahayaan namin kayo. Kasi interest yan ng maraming Pilipino. Pero itong interest ninyo, ayan, hearing-hearing na yan, sarili lang ninyo yan, pasikat kayo. Subukan nyo, mag-hearing ng pulburon video, puta, papalakpak ang maraming Pilipino. O, John Delicano, maraming salamat sa pakulay. At saka, huwag kayong sasabihin nyo, magmalinis dyan. Dahil hindi kayo malilinis. Kung malinis kayo, mga senador, open the book of account. Mag-audit tayo, alamin natin kung paano ninyo ginastos yung mga pork barrel ninyo. Puno na ba yung mga bulsa ho ninyo? Wala kayong magawa kung magsasalita yan si Atty. Harry Roque kung ang bata may pinag-uusapan sa batas. Karapatan niya yun. Oo nga, kasi naman eh, Senado eh, sila ang hari dyan. Kaya, kung gusto nyong respetuhin kayo, respetuhin nyo rin ang resource person na inyong iniimbita. Kasi yan, hindi man yan suspect, hindi naman akusado yan, resource person lang yan, tinatanong ninyo. Ang hindi kasi maganda, sa komite ni Hontiveros, ang resource person ginawa ng convicted. Ang resource person ginawa ng guilty at may kasalanan na tinatrial by publicity. Hindi nyo nire-respeto. Kaya kung magsasabi kayo ng respetohin nyo, putang ina, hindi po kayo ka-respeto-respeto eh. Sa totoo lang. Yung ginagawa ninyong hearing ngayon, ka-respeto-respeto ba kayo? Sige nga. Para saan namin kayo respeto? Saan banda? Pagkatapos ng hearing ninyo, may pakinabang ba kami? Putang ina, wala. Kahit kunti. Zero ang pakinabang ng bawat Pilipino sa hearing ninyo. Ang may pakinabang dyan, kayo. Kasi may libreng kayong publicity na ang gumastos, taong bayan. Tama! Sobrang tama! Yeah! Yeah, tuloy, Atty. Harry Roque. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Salamat, yes, so. Sen. Sherwin. At salamat, Atty. Roque, sa apology niyo kay Sen. Sherwin. All I'm saying is, there is no need for any resource person to cite the rules of the Senate to a Senate committee. We know that. So please just answer the questions which are being asked of each resource person at length with an embarrassment of time para masagot nyo yung mga tanong. But nabuang please stick to the topics and do not lecture a Senate committee about the rules of the Senate committee. We know that. We know that, pero hindi nyo ginagawa. Ma'am, we know that, ha? Pero hindi nyo ginagawa. Kaya nalikturan kayo. Kaya, libre na nga rin yung lecture dyan, eh. Si Atty. Harry Roque, magkano babayad kay Atty. Harry Roque magpa-lecture? Mga law student ni Atty. Harry Roque, mahal, di ba? O yan, nilibre kayo. Sabi ni Crisano Banderas, dapat lecturean kayo dahil wala kayong alam naman! Ma'am, dapat ka, magpasalamat ka dyan eh. Atty. Harry Roque, maraming salamat sa libreng lecture. Ayan, sunog! Hindi lang sunog, gisado pa!
KNTV, mga mambabatas kayo sa senador pero hindi nyo alam ang batas. Hindi yan mambabatas, mambubutas. Charmin, yay, pahiya si Beros. Pahiya mo, ya, mo lang. Ana sila, alam ng mga senador, nanonood katangahan nila ang taong bayan. Isiting contempt kita, ah, ulol. Ano ba ba sa inyo, isiting contempt mo, mag-aral nga kayo ng batas. Alam, sa totoo lang, pag ako ganyan, uwi na ako eh. Oo, magdrama-drama ako. Senator Sherwin, excuse me, natatay ako. Oh, magdrama-drama na lang ako. Magaling yung resource person, sabihin ko na lang. Senador Sherwin, pagpatuloy mo na lang. Sakit ng tiyan ko eh. Ma'am Jessica, isa lang dapat mong sagutin dyan, Beros. Nating complain. Ano, hirit ka pa? Pati si Gatchalian, napikon. Paano hindi mapikon? Ang galing ni Atty. Harry Roque. Kala nila siguro si Mayor Goo, no? Yari kayo. Abogado, propesor, iyak. Linlin, iboboto ko si Roque. Sure win yan. Dapat yan ganyan na mga yung mga kandidato, mga abogado talaga sa Senado, guys. Tayo na, yung walang alam. Sighting contempt lang alam, mga ugag. Ayun na po ang maghusga sa ginawa ni Unti Virus. Andyan na naman. Grabe naman si Unti Virus. Kutang-kuta ka na, madam, ha? Libre na yung publicity mo, ma'am. Naalala ko, simula kay ano yun, ha? Simula kay Haring Agila. Gagi, oh. Simula kay Haring Agila, na libre na siya ng publicity. Ang tindi! No. Sunod kay Haring Agila, sino pa ba yung mga hiring-hiring niya dyan? Bukod kay Pastor Kibuloy, putak-utan, ha? Dito Alice Guo. Diyos ko! Pira ng tambayan, oh. Pinanggasto sa kanilang publicity. Mahiya naman kayo. Sabi ni Jonathan Ano, ayaw nila masapaya, sapawa ni Atty. Harry Roque. Okay, palakpakan ka natin si Atty. Harry Roque. May natutunan din tayo dito kay Atty. Harry Roque. Maganda siguro kausap si Atty. Harry Roque, no, pagbatas ang pinag-uusapan. May matutunan ka talaga dito. Oh, ito! Patungkol naman kay Vice President Inday Sara Duterte. Birada ni Vice President Inday kanina. Ayan. Binagpiestahan ngayon sa social media. Trending na naman, oh. Tungkol po ito sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Hello, Lisa Pime. Magandang gabi ho sa inyo. Oh, ito mga kabisdak. Natanong kasi itong si ano, si General Marvil. Tungkol sa birada ni Vice President Inday Sara ng mga media. No comment. Tumakbo. Yung word talaga na tama dito, ano, natahimik, pwede rin natakot, at tumakbo, napatakbo. Napatakbo talaga siya dito. Pakinggan po natin ang balitang ito. Harassment ni Vice President Sara Duterte sa Philippine National Police Chief Romel Francisco Marvil sa ginawang pagbawi sa mga pulis na bahagi ng kanyang security detail. Sa isang open letter sa social media, sinabi ni VP Sara na targeted maneuver ang hakbang dahil sakop ng relief order ang mga pulis na matagal na niyang security escorts at nagbantay rin sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Ayon kay VP Duterte, ipinatupad ang pull-out nang magbitiw siya bilang Education Secretary nang ihambing niya ang SONA sa isang catastrophic event at paglabas ng video ng umano'y paggamit ni Pangulong Marcos Jr. ng illegal na droga. Pinabulaanan din ni VP Sara ang payag ni General Marvil na nagpadala muna ng request sa BNP bago binawi ang police personnel. Tila kontra din ay niya ang payag ni Marvil na wala namang threat o banta kay VP Sara dahil nag-iwan pa ito ng 45 PNP personnel na siya mismo ang pumili. Inihalimbawa pa ni VP Sara ang paglabas ng video kung saan makikita siya at ang kanyang pamilya sa naiyan o umalis lang bansa kamakailan.
Iniayag rin ni VP Sara na may mga pulis umanong naglibot sa kanilang lugar para mag-casing at inaalam pa kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Una nang sinabi ni PNP Chief Marbil na binawasan nilang unnecessary deployment ng mga pulis sa low threat individuals para madagdagan ang puwersa ng pulisya lalo na sa National Capital Region. Iginiit naman ni VP Sara na walang epekto sa kanyang trabaho ang pagbawas sa kanyang security team. May problema lang umano siya sa anya ay pagsisinungaling ni PNP Chief Marbil tungkol sa dahilan ng relief order at tila palagi ang pagbanggit ni Marbil sa pangalan ni VP Sara sa tuwing magpapa-interview sa media. Sa uli, sinabi ni VP Sara na ibabalik niya sa PNP ang 45 pulis na natitira pa sa kanyang security detail upang makatulong sa paglaban kontra droga at krimen. Samantala, tumanggi namang magbigay ng reaksyon si PNP Chief sa open letter ni VP Duterte. Sir, totoo ba sir na nagbigay kayo ng request kasi sabi niya hindi daw kayo nag-request? Sir, any comment lang po? Any comment lang sir? Tumalo sa General Marbil sa pagdinig sa kamera hinggil sa umano'y extrajudicial killing sa anti-drug war ng Duterte administration ngunit hindi ito nagpaunlak ng panayam sa media. Ayan, tumakbo! Kita nyo? Alam nyo, sampal yung gawin ni Inday Sara, yung 45 na security detail ibigay sa kanya, sampal yon. Ngayon mo mga kabistak, ayan, maliwanag, kitang-kita nyo, hindi sinagot ni General Marbil ang mga katanungan ni, ng mga media. Tumakbo nga, umakaribas. Pero ito. Sabi ni Rachel, halaka Marbil, lagot ka kay Inday. O ito. Meron akong isang video na nakita. Kung tiningnan mo si Marbil, hinabol talaga siya ng mga mainstream media. Wala, takbo talaga siya. Tapos, nakapanood man kayo. Mahilig ba kayo, Mr. Bean? Marbil at Pahardo. Ayan. Di ba si Pahardo no, nandoon? Bakit ayaw sagutin ni Pahardo yung media? Parang naalala ko tuloy si Kukak, no? Na tinatanong si Kukak doon sa event ng Chinese ba yun? Anniversary ng Chinese. Tinanong si Kukak ng media, tumakbo! Loko, no? First lady, tinanong ng media, tumakbo. Ito naman si Marbil ngayon, mana sa amo din niya. Tumakbo din! Wala, anong nangyayari sa gobyerno natin? Bakit ayaw mo magbigay ng statement? PNP chief kayo eh. Official kayo ng gobyerno, mana ka kay ano? Mana ka kay Kukak? Mana rin kay Dayunior? Tingnan mo si Dayunior, pagtanungin ng media, ayaw rin sumagot. Siguro pag walang busal. Ako kung ako yan, spokesperson naman ako, sagutin mo yan. Ikaw, sasabihin ko na lang, may spokesperson ako, siya na lang po yung sasagot niyan ha. Paubaya ko na sa kanya yung mga katanungan ninyo. Respeto ba? Hindi yung parang, putang takot na takot kayo sa pangalang Vice President Inday Sara Duterte. Parang si Kukak, nakarinig lang ng interview patungkol kay Inday Sara. First lady, anong masasabi mo sa sinasabi ni Vice President Inday Sara? Sabay takbo, nakarinig ng Inday Sara Duterte. O ito rin, takbo rin. O tingnan, kung nakapanood kayo kay Mr. Ben, o ito yung totoong nangyari dyan. Ayan ha, may mga media ho yan. About sa pagtanggal po ng mga security. Bantayan niyo yung dulo na yan ha, kasi kung magano. Kunting ano lang to ha, kunting mabilisan lang to. Tingnan niyo yung bibig. Tingnan mo na. Tingnan mo yung labi mo na dyan. Tingnan mo, susunod dyan, no? Mr. B na yan. Sir, any comment? Ayan na si Mr. Ben. Sir, di ba si Mr. Ben?
Kanina, hindi na ko na ng ano, video, ha? Yari kayo ngayon, yung oso nyo, hagip. Sir, hindi ko alam. Di ba ganyan si Mr. Ben? Pag sa karton sa... Nanonood kayo? Natakot kayo ni Sarah? Kaya kasi Inday, sabi mo kasi Inday, ibabalik mo yung 45 na security detail mo eh. Huwag ka nang, huwag mo nang gamitin yung, huwag daw gamitin ni Marvel pangalan niya, huwag na mabanggit-banggit. Siguro kaya, sabi siguro niya, Inday. Bahala kayo. Kasi yan naman ang ano niya. Ewan ko bakit napakagat siya labi dyan. Parang si... Sabi ni Pindre Sabdasan, ngiwi din. Ewan. Sabi, mas gwapo pa rin daw si Mr. Ben. Ah, kayo ah. Gabi naman. Angry Bird daw. Angry Bird Busdak. Sir, bakit nagganyan siya? Hindi ko maintindihan. Ayaw niya marinig si Inday. Takbo si General, oh! Ayun lang. Any comment lang, sir? Takbo si General na rin. Takbo ka, General! Ano na, yung NTV, di nyo binalabas yan, ha? Malas kayo, nakita ko sa GMA. Tumakbo si General Hoy! Legit ha? Napatahimik ni Vice President Inday Sara ang General! Sir, nahagip namin sir yung ano mo sir? Nguso mo sir? Sorry sir ha? Bastos daw na General! Di ma magaling na eh. Siguro siya sa takot nung madinig pangalan ni Inday. Ganun din naman si Kukak, di ba? Coach Rabo, salamat sa pakulay. Bakit ba yung mga ngagba supporters, no? Pag nakarinig ng pangalan ni Inday Sara, nagsitakbuhan. Samantala, pag si Day Junior, makakita kay Inday Sara, di man tumakbo. Ganito yung mukha ni... Bakit si Day Junior, di man tumatakbo dyan? Si General Marvel, narinig yung pangalan ni Inday, tumakbo. Tapos si Kukak, tumakbo din. Pero si Day Junior, ay, Diyos ko ni Mal, manyakol. Huwag kang mag-alala, Junior. Meron pa kaming videong ganyan, remembrance man lang. Remembrance man lang yung hindi pa alam ni Inday na nabudol siya. At least may tatago natin to, ha? Epiple natin araw-araw para pampadrip sa mga ngagba supporters na mga hindi nag-like. Ano yun? Sabi ni Jenny, ulit kagat labi bisak. Ay, ulit talaga? Ay, mapanganaginipan nyo si Day Junior. Bakit si General Marvel napatakbo, si Kukak napatakbo, pag Inday Sara, pero itong isa, oh, Diyos ko, animal. Ulit daw, ulit, at your service, yes. Hala! Pag lumingon ka, akin ka. Sa isip-isip din ni Inday Sara, pag hindi to presidente, may black eye to sa akin.
So, isip-isip tigur rin dahil, putang ina animal to. Makatingin sa akin para man akong huhubaran. kung si Rip lang to, black eye to sa akin eh. Ano ang masasabi nyo sa naging issue na ito? Mag-iwan lamang ng komento at huwag kalimutang mag-like, subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga may init at bagong balita.